Ano, this father also is you. So, revising, ang ibig sabihin nito, yung mga medyo made, we will discuss that later. Kaya nung parang, along the way, naisip niyo yung pangit ng lead ko, hindi ko type yung lead ko. So, mag-revise kayo. Yun yung tinatawag yung revising. Yun yung medyo malalaking changes. So, okay lang yun. As long as you still answer the other points of your concept, like the aim, the kind of teacher article, okay pa rin yun. You revise nyo your every right. That is your piece. Okay, so next, isa pa. Ang tip sa pag-revise, halimbawa, natapos mo na yung actual writing na yun. Wow, ngayon mismo natapos mo na. Before you start revising your editing, take a break. Kasi para may fresh perspective kayo pag-edit nyo. Kahit mga painters, mga artists, gano'n. Drawing sila ng drawing, before they start retouching, kailangan mag-break ka muna. Now, how long you will have a break? Depende na sa inyo and your schedule. Let's say, you are pressed for deadline, hindi, wow, mga 30 minutes na lang muna tumigil. Don't look at your piece for 30 minutes. Kasi kami, balikan muna. That way, fresh ang perspective mo. You will easily see the errors, the points you have to change. Kasi kung diretso pagkasulat mo, revise ka na agad, you'll miss a lot. Okay? Next, we have the editing. Alam mo na siguro yun, yung mga minor changes like spelling, grammar, yung pagka-cut ng paragraph, capitalization. Tsaka sa editing, be sure that kung meron kayong figures, tama at exact yung figures nyo. Kung meron kayong keynote, yun yung talaga sinabi ng tao. Basic naman itong editing, although it doesn't sound that easy. Kung may time pa tayo mamaya, there are different kinds of editing. Editing for form, may editing for content, may general editing tips. Discuss din natin ito. I hope you have time. So, yun yung steps in writing a picture article. Kaya sa conceptualizing, hindi ko sa'yo kanina medyo nahirapan. Ang easiest way to start is think of a very broad, kung kaya yung sinabi ko, object, motion, brand. Ganun, isip tayo, broad muna siya, napaka-broad. And then zero in on the topic within that main topic. Halimbawa, sa kanila, object, or book. What about a book? Ang dami-dami mong producing na ito sa libro. Siguro kayo din lang sa publication na yun. Para may idea kayo. As you know, lang, mag-discover what else you need, or what else you don't need. Okay, samples, next. Ito, same thing yun dito. Pero, hindi lang ito with regards to writing. With regards to being a creative person na lang ito. Tricks to develop. Awareness, cleanness, and then, lang, parang nakausin ko yung bagay, meron may pagkita ng makaiba. Kung kaya yung mga example natin kanila, simple yung bagay, pero nabibigyan nyo na ibang meaning, hindi pala pinili ng kanila. Creativity, ingenuity, the ability to present in line all topics in new and unique ways, the ability to turn out good articles from the limited resources you have. Minsan, bibigyan kayo ng deadline. Write a personality sketch about this celebrity. Your deadline is, halimbawa, on Tuesday. Okay, tapos napaka-limited yung material mo. Kasi hahasingin mo pa yung tao yun. Kailangan mong interview. Pero, kung halimbawa, resource mo ka, or creative, or meron kang ingenuity, makakaisip ka ng paraan. Kung hindi mo makausap yung tao, hindi pwede ko usapin. Mayayan niya, sa opisina niya, Huwag niyo mo na tilagay sa utak niyo na hindi ko para tulad ng serious future. Tapos patience, determination, yun nga, hindi ba sa atin, iayaw mo decide, iayaw mo design. Okay lang yun para nga kayo na nahakita. Isa nyo yung pag-criticize sa inyo, doon kayo na kasi. Kaya doon yung nalalaman niya, mag-isa yung pag-aaring yung okay, so, change to develop. Hindi lang as a writer, but as so many other roles na tinitingnan.
Incident lead. Pero ang kaibahan nito, yung incident